cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to become passionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS EdTech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan. Okay, so good morning everyone. So, sino na ba nang present ngayon? Good morning Laila, good morning Elisa, and good morning Jelena. Okay, so nandito na naman tayo ulit sa week 2 na. Okay, week 2 na ng quarter 4. Konti na lang, 'di ba? Matatapos na ang semester natin ulit. Okay, so okay, let me share muna my screen. Ayan, nakikita niyo na ba? Parang hindi pa. Share, okay, and then okay, ayan, nagkakaroon tayo ng technical problem. Hindi ko ma-share ang aking file. Okay. Dito sa isang laptop, nakikita ko na siya, pero parang hindi pa lumalabas sa, ayan. O, ayan na. So, andiyan na tayo. Okay. So, ayan na tayo. Quarter 4, week 2. Okay. So, completing the accounting cycle for a service type of business tayo. Pero part 1 lang ito kasi talagang napakahaba niya. So, by next week, okay, yung part 2 niya, ayun na talaga ang completeness, okay, ng accounting cycle for a service type of business. Okay, so let us proceed. So this will be our objective for today. So complete the accounting cycle. But within that, okay, for now, I will teach you how to use the worksheet. Okay. So, eto na. Eto yung mga steps in the accounting cycle na pinag-aralan natin before. So, we're done with identifying and analyzing. We're also done with journalizing, posting,
unadjusted trial balance and adjusting entries. Hindi natin nagawa ang adjusted trial balance last week kasi napakahaba naman din talaga ng adjusting entries. So ngayon natin siya ipagpapatuloy. Ngayon natin siya itutuloy hanggang preparation tayo ng financial statements. Okay, sige, Sir Ariel. Thank you so much, Sir Ariel. Okay, so ayan na po. So nandito tayo ngayon. Ito yung pinagawa ko sa inyo last week eh. I gave this as an assignment. Yung preparation ng adjusting entries. Okay? So pag gagawa kayo ng adjusting entries, kailangan nakatabi ninyo ang inyong trial balance kasi mayroong mga information doon na kinakailangan ninyo para magawa ninyo or makuha ninyo ang correct amount, okay, sa adjusting entries. Okay, so ayan siya. Okay, so iisa-isahin natin ang paggawa niyan. Next slide, please. Okay, so ayan yung number 1 and 2 natin. Okay, so give the adjusting entries on December 31, 2020. So, ang una is prepaid rent expired. So, as you can see, kung babalikan niyo yung trial balance, meron dong prepaid rent na binigay, which is 3,000 pesos. Okay, yung so 1,000 daw noon ay expired na, ibig sabihin ay nagamit na. So, what will be our adjusting entry for that? So, ang date niyan for sure is December 31. Okay, so meron magkakaroon tayo ngayon ng debit. Okay, rent expense. Okay, aalisin na natin siya sa prepaid rent kasi expired na nga, 1,000 pesos. And ang credit natin ay prepaid rent. Okay, 1,000 pesos. And of course, ang explanation natin is to record rent expense. Okay, kasi previously, wala naman tayong rent expense. Okay, kasi nakapasok siya lahat sa prepaid rent. So, ngayon, magre-record tayo ng rent expense. For number 2, okay, we have supplies on hand. Okay, ibig sabihin, okay, may supplies. Ito yung natira. On hand, eh. On hand. Ito yung natira. Okay, so kung titingnan ninyo yung inyong trial balance, meron kang supplies na 700 pesos. So, paano yon? Supplies ay nasa asset. Okay, so nagamit na yon. So, ire-record natin ngayon yung nagamit, which is, so date niyan, December 31, and then debit, okay, supplies expense. Amount is 300 pesos because 700 minus 400, ang nagamit lang is 300 pesos. That's why ang supplies expense mo ay 300. And of course, ang credit mo ay, okay, supplies. Credit supplies, okay, 300 pesos. And your explanation will be to record supplies used. Okay, supplies used. Okay, nagamit mo na yan. Okay, next slide please. Okay, so number 2 and 3 naman tayo. Okay, depreciation. Okay, depreciation of furniture, okay, 275. Okay, 275, depreciation to. So, ano yon? Anong type of adjustments yon? Depreciation. Okay, so anong magiging entry natin yan? So, date niya is December 31, okay? And then, magkakaroon tayo ngayon ng depreciation expense kasi nag-depreciate na yung furniture. So, debit depreciation expense, 275. And then, credit accumulated depreciation. Okay, eto ngayon yung contra asset account. Okay, na ibabawas. It's an asset. Okay, asset account with a credit balance. Ima-minus natin yan sa book. Okay, sa book ng furnitures. Okay, so,
credit, accumulated depreciation, 275. And then explanation is to record depreciation on furniture. Okay? And then for number four, accrued salary expense. Okay, ano bang ibig sabihin pag accrued expense? Okay, meron ka ng mga expenses, pero wala pang bayad. Okay? So, synonymous to accounts payable, but sabi nga, ang accounts payable ay pag-purchases na hindi mo nabayaran. Okay, so, ang entry natin, okay, entry natin dito, December 31, debit salary expense, okay, 950, and credit salary payable. Okay, so it's an expense. Okay, kasi so, dapat susweldohin na yan, kaya lang, hindi na ibigay. Kaya magiging liability. Okay, salary payable, 950, and of course, your explanation is to record accrued salary expense. Okay, so next please. So ang susunod na natin is number 5 and number 6, accrued service revenue. Okay, so meron daw revenue. Okay, pero hindi pa, okay, hindi pa nasisingil. So collectible siya. Okay, so ano siya? Date, December 31, and then credit accounts receivable, okay, 250. And of course, credit service revenue, 250. And your explanation, to record accrued service revenue. Okay? So, madali lang, di ba? Okay, so ang dami na. Good morning, Lisette, Mira, Joel, kay Maria, Saina, Janice, Mary Christine, Ma'am Ses. Good morning, Ma'am Ses. Okay, and Miss Domino, Domino reaction talaga. Okay. What is your name po? Okay. So, number 6 na tayo. Okay? So, again, date is December 31. So, usually kasi 'yon ang date ng ating adjusting entries. And then, okay, service revenue that was collected in advance and now has been earned. So, meron tayo, okay, unearned revenue, okay, parang advance payment, advance collection ito, okay, from a client. Okay, so anong magiging entry natin dyan? Yes, debit unearned service revenue, 150, and credit service revenue, okay, 150. Okay, yung dati, nung kinolect mo yung 150, okay, liability account siya. Okay, so makikita nyo dun sa trial balance. May nasa liability portion ang unearned service revenue. But since pinagtrabahuhan mo na siya, okay, so hindi na siya liability. Legit na siyang service revenue. And of course, your explanation will be to record service revenue collected in advance. Okay? So, ayan. Introduce ko na ngayon sa inyo ang worksheet. So, a worksheet is a common tool and a summary device used by accountants to gather on a sheet of paper all the information needed for the preparation of the financial statements, adjusting entries, closing entries, and the post-closing trial balance. Okay, so na importante to, maganda, pero sabi nga, optional ito, optional. This is not part of the formal accounting record, but it helps. Okay? Malaki ang pwedeng maitulong sa inyo ng worksheet. Pero again, optional po ito. Hindi po ito part ng formal accounting records. Okay? So, eto siya. So, I have here a sample of a worksheet. Actually, 10-column worksheet siya, pang 11 yung accounts. Okay? So, dito, sa column, first column, yung accounts, ilalagay mo dyan lahat, okay? The accounts in the ledger are listed here. Okay? So, lahat ng accounts mo sa ledger, ililista mo dyan. Arrange siya according to ALREX. Assets, liabilities, equity,
Sa equity, mauuna ang capital, bago ang drawings, and then revenue and expenses. Okay? So, yan ang column number one, which is yung accounts. Okay? And then, dito sa susunod na mga column, unadjusted trial balance na columns, the ending balances of the accounts, okay, in the general list, general ledger are listed here. Okay, so kukopyahin mo lang kung yung ginawa mong trial balance, copy-paste mo na lang siya dito. Next, please. Next, please. Ayan. So, ayan yung sinasabi ko kanina. The accounts in the ledger are listed here. And then, the ending balances of the accounts in the general ledger are listed here. So, later, papakita ko sa inyo kung paano gumamit yan. And then, yung susunod na dalawang column, the debits and credits of the adjusting entries are placed here. Okay, yung mga adjustments na ginawa natin kanina, ililipat natin dyan. At ipapakita ko rin sa inyo kung paano yan gagawin. And then, of course, yung next two column is the adjusted trial balance column. Okay, the adjusted balances are placed here. Okay, computed by combining amounts in the unadjusted trial balance and adjusting entries. So, pag debit at debit, debit sa unadjusted trial balance, debit sa adjustments, add. At ilalagay mo siya sa debit side. Ganun din pag credit at credit, add. Pero pag debit sa unadjusted trial balance at credit sa adjustments, okay, you need to subtract that. Okay? At kung ano yung amount na mas malaki, kung sa debit siya, mas malaki, sa adjusted trial balance, sa debit mo rin siya ilalagay. Usually, normal balance. Okay? Okay. And then, yung sa income statement columns, okay, the adjusted amounts of income and expenses accounts are extended here. So, copy-paste lang ito. Anong amounts ba? What are the accounts included in the preparation of the income statement? Okay. So, ang kasama dyan ay revenue and expenses or income and expenses. Okay, ilalagay mo dyan, kaka-copy-paste mo lang yung amount. And then, of course, yung last two column will be the balance sheet or the balance sheet. Ang kasama naman dito ay ang assets, liabilities, and equity accounts. Okay, ilalagay nyo dyan. Ipo-forward nyo lang dyan. Kukopyahin nyo siya sa adjusted trial balance. So, okay, and then add the net income to make both side equal or balance. Okay, next slide please. So, sir, good morning, Sir Ray from Aklan. Wow, Janik, Jelina. Okay, good morning po sa inyong mga nanonood. Ito na po. Okay, so ito po yung ating, yung pinakita ko sa inyong trial balance kanina. Okay, so yung Gala Travel and Tours unadjusted trial balance as of December 31, 2020. So, ika-copy-paste mo lang siya. Copy all the accounts. Ayan, nakikita nyo naman, nakasulat. And copy the debits and copy the credits. Okay, amount. And then, total sa ilalim. Okay, so ganyan lang kadali ang worksheet. Ngayon, sa adjustment, ito tayo medyo magtatagal. Next slide, please. Isa pa po. Another click, sir. Ayan. So, ito yung ginawa natin, di ba? Number one and number two. Kanina sa adjustment. So, itatransfer mo lang yan dito sa adjustments columns. Okay? So, for number one, we have debit, rent, expense. Okay, click lang po. Okay, debit, rent expense. So, walang rent expense, di ba? Nakita nyo, wala. So, isusulat nyo sa ilalim. Okay? Ilalim ng utilities expense, isusulat nyo ang rent expense. Ayan. Okay?
since wala kasi siya kanina. And then credit, okay, observe niyo yung amount ha, sa ang adjustments niya, nasa debit siya. So dito sa worksheet lagay din siya sa debit. And then yung credit, prepaid rent. Okay? Meron na tayong prepaid rent, so huwag ka nang sumulat sa ilalim. Okay? Ayan, may circle siya, di ba? At naka-credit ang 1,000 pesos. Okay, let's move to number 2. Okay, debit supplies expense. Wala na namang supplies expense. So, isulat mo siya sa ilalim ng rent expense. Okay? Ayan, kasulat na. 300 pesos. Okay, and then credit supplies. So, meron tayong supplies. Okay? So, huwag kang susulat, huwag kang gagawa sa ilalim. Okay, ilagay mo siya doon sa, okay, sa supplies. Credit 300. Okay? Yan. Let's now move to the next. 3 and 4. So, as you can see, nandiyan na yung rent expense, nandiyan na yung supplies expense natin. So, meron na rin laman ang debit and credit side ng adjustments. Ngayon, dadagdagan natin. Okay? Debit, depreciation expense. Wala na naman tayong depreciation expense sa listahan. So, isulat natin siya sa ilalim. Depreciation expense, debit 275 pesos. Okay, accumulated depreciation. Wala ulit. So, isulat mo na naman siya dun sa ilalim. Okay, accumulated depreciation, credit 275. Okay, so na, isulat mo na siya dyan. And then, let's now move to number 4. Debit salary expense. Ayun, meron na tayong salary expense. So, hindi mo na kailangan isulat, ilagay mo na lang yung amount, which is debit 950 pesos. Okay, salary payable. Sa liability, wala. So, isulat mo siya sa ilalim ng accumulated depreciation, 950 pesos. Okay, so naisulat na natin sila, both debit and credit. Okay, now let's move to the next, number 5 and 6. Okay, so ayan, naisulat na natin hanggang salary payable. So, accounts receivable, debit accounts receivable, meron kasama, so hindi ka nagagawa sa ilalim. Ilagay mo na lang yung amount sa debit side, which is 250 pesos. Okay, and then, credit service revenue, meron tayong service revenue. So, isulat mo na lang yung amount sa credit side. Ayan, 250. Okay, so doon na tayo sa number 6. Unearned debit, unearned service revenue. Meron. Okay, so liability yan. So as you can see, sa unadjusted trial balance natin, nakalagay siya sa credit side. And since 150 pesos of which I earned na, so ilalagay natin ang 150 sa debit side. Ayun, 150 na. Okay? And then credit, service revenue. Okay? So, service revenue. Ayan, nakikita nyo ba? 250 plus 150? Kasi kanina meron tayong 250. Hindi ko muna siya pinagsama. Sinadya ko siyang paghiwalayin. Okay, para makita ninyo. Okay, na dalawa ang magiging entry natin para sa service revenue. Okay, so now, let's move na. So, i-ano mo na siya, i-total mo na siya kasi naisulat mo na lahat eh. So, total ng debit and total ng credit ay 2,925 pesos. Okay, so don't forget ha, itong mga adjusting entries natin, kailangan nyo yang i-post sa ledger. Okay, ipopost nyo pa yan sa ledger. Okay? So, huwag nyo kalimutan, baka pag nakapag-worksheet na kayo, eh, hindi nyo na siya i-ledger. Kailangan nyo pa rin siyang ipost sa ledger. Ngayon lang kasi, pinag-aaralan natin ay worksheet. Okay? So, balance siya. Okay, now let's move to the adjusted trial balance. Okay? Ayan.
So, nakikita ninyo, yung mga walang, mga accounts na wala namang adjustment, copy-paste nyo na lang sa adjusted trial balance. Pero be very careful, nakakaduling. Okay? So, pag nasa debit siya sa unadjusted trial balance at wala namang adjustment, ilalagay mo din siya sa debit side ng adjusted trial balance. Copy-paste, but be very careful with the positioning, kung debit ba yan or credit. So, for cash, for furniture, for accounts payable, for G. Larson Capital, okay, for G. Larson Drawing, for utilities expense, for rent expense, supplies expense, depreciation expense, accumulated depreciation, hindi na pala kasama yon. Okay? So, i-copy-paste na lang natin siya. Okay? Ika-copy-paste na lang natin siya. Okay? And then, ngayon, yung merong laman ang trial balance at ang adjustments, okay, like, for example, supplies, debit and debit. So, ano siya? Add ba or subtract? Okay? So, since debit and debit siya, kailangan mo siyang i-add. Okay? So, magiging 2,500 siya. Okay, and then next, supplies. Okay, may laman ang adjustments at ang unadjusted trial balance. So, debit, 700 and credit, 300. Okay? So, magkaiba siya. So, you need to subtract that. Okay? So, ang laman na lang sa adjusted trial balance ay 400 pesos. Okay, sa prepaid rent, debit and credit din, so you need to subtract. And, okay, ang ending balance is 2,000 pesos na lang, debit side. Because, mas malaki ang debit. Okay, for unearned service revenue. Okay, credit and debit din, so you need to subtract. Okay, so anong mas malaki? Credit side. Kaya, ang balance na 300 ay nasa credit side. For service revenue, okay, credit and credit siya, so you need to add. So, 7,000 plus 400 pesos. Okay, so meron kang credit, 7,400. Okay, salary expense, debit and debit, you need to add. Okay, so debit, 1,900 pesos. Okay, so lahat na, nailipat na natin. Okay, pati yung mga inad natin kanina kasi hindi naman affected wala naman silang entry sa unadjusted trial balance, so kopyahin mo na lang siya. And then, total for debits ay 53,275. Okay, and then credits, okay, ganun din, 53,275. Okay, so let's now move to the income statement. Gagawa na tayo ng income statement using the worksheet. By the way, etong adjusted trial balance ay, okay, eto ang gagamitin ninyo sa paggawa ng income statement and balance sheet. Ito rin ang ending balance ng inyong mga account sa ledger. Okay, dapat tali sila, magkapareho. Pag magkaiba yan, something is wrong. Okay? Let's now move to the next. Income statement na tayo. So, ano daw ang mga kasama sa income statement? Revenue and expenses. So, we will start with service revenue. Oh, kopyahin mo na lang. Credit, okay? Credit mo, 7,400. And then, expenses, salary expense, utilities expense, rent expense, supplies expense, and depreciation expense. So, kopyahin mo na lang. From the adjusted trial balance, you just copy the amount. Okay? So, next please, copy. Okay? So, pag na-copy nyo, okay, get that total debits, which is 3,875. And then, credits ay 7,400. Miss! Oh my gosh, miss! Hindi siya balance.
Mali ba ako? No. Kasi you need to subtract that. Okay? So, di ba? Income statement is revenue minus expenses. So, 7,400 minus 3,875. Okay? The difference is 3,525. Okay? Ayan. Sige po. Isa pa. Sige po. Okay? So, yan yung difference ng dalawa. Na credit na 7,400 at debit na 3,875. So, yung difference nila, yun ang tinatawag na net income. Okay, yun ang tinatawag na net income. 3,525. But remember, if the credit side or revenue is bigger than the expenses, okay, your answer is a net income. But if expenses are bigger than the revenue or the income, net loss yon. Net loss, lugi ka. Okay? So, ngayon, i-total na natin siya. 7,400 na ang debit side at 7,400 ang credit side. Ngayon, sasabihin niyo sa akin, eh, miss, talagang magbabalance yan kasi inad mo yung difference. Talagang magbabalance sila. Yes, okay. Paano mo ma-check yan? Pagdating sa balance sheet. Okay? Let us now move to the balance sheet. Sa balance sheet, ang mga kasama, okay, ang mga kasamang accounts dito ay assets, liabilities, and equity. Sa equity, capital, and drawing. Okay? Kasama siya. Okay? So, copy-paste na lang din ang amount from the adjusted trial balance. So, ayan. So, makikita ninyo dyan. Next, please. So, hi, Lilibet. Ayan. Good morning. From Anda District. Saan po kaya ang Anda District? Hello po, Miss Chanik. Okay, so ayan na, lumabas na. So, kinopy-paste ko lang yan, ah, from the adjusted trial balance. Now, let us, and do not forget, ha, sa ilalim, yung mga dinagdag natin during the adjusting entries. Like, depreciation, accumulated depreciation, and salary payable. Okay, hindi siya kasama kanina because accumulated depreciation is an asset account with a credit balance, credit normal balance. So, contra asset siya. And salary payable is a liability. So, kasama siya. So, let us total the debits, 49,400 and the credits, 45,875. Miss, hindi na naman ako balance. May mali ba ako? Let us check. Okay, nga dyan, i-add mo ang net income mo doon sa credit side. Add, how much is your net income? 3,525. Okay? So, i-add mo sa 45,875, you'll get 49,400. So, balance na ang debit at credit mo. So, ibig sabihin lang, tama. Okay? Tama ang mga ginagawa mo. Okay? Tama na. Balance ka na. Okay? So, eto, for accounting one kasi, eto yung gagamitin natin for income statement and balance sheet. Sa accounting two, okay, we will study in details income statement and balance sheet. By the way, ang tawag niya, pag gumagawa na kayo ng report ng income statement, ang tawag dyan ay statement of comprehensive income or statement of performance, while the balance sheet is called statement of financial position. Okay, so let us check your understanding. So it is usually prepared to facilitate the orderly preparation of the financial statement. Usually prepared. Okay, pero sabi nga, optional lang siya. Hindi siya part ng formal accounting records. So what's the answer? Let me see.
Hello, Miss Josephine Maniego from Makinabang Elementary School. Wow, grade 6. Okay, hello, ma'am. Oh, what's the answer? Anybody? You can comment down your answer. Okay, sige, let us reveal the answer. Ang tawag dyan ay worksheet. Yan, yung ginawa natin, worksheet. Okay, next. Okay. Okay. C. Merle. Miss Merle, tindang. Yes, letter C po. Okay, worksheet po. Tama. Okay, now, my second question. In the trial balance, accounts appear in what order or sequence? In the trial balance, accounts appear in what order or sequence? A, assets, expenses, liabilities, equity, and income. B, assets, liabilities, equity, income, and expenses. C, assets, liabilities, equity, expenses, and income. And D, alphabetically arranged. Okay, what's the answer? Miss Juliet. Okay, Miss Juliet, your answer is B. Okay, so let us reveal the answer. Hello po. Good afternoon, watching from San Carlos High School. Hello po. Parents, Ivan. Hello. Let us reveal the answer. Yes, it's letter B. Correct ka po dyan, Miss Juliet. Miss Merle, tama din po, letter B. Now, let's move to the last question. Okay. Accumulated depreciation appears on the trial balance under the anong column kaya to? Debit column? A. B. Credit column? C. Upper column? D. Lower column? Number two, C. Number three, saan inilal? Anong column ilalagay ang accumulated depreciation? So, anong sabi natin about accumulated depreciation? It's an asset account. It's a contra asset account. Three, domino reaction. 3D. C, Juliet. D, anong column po? Okay, let us reveal the answer. Parang may delay tayo, no? Okay, answer is number 3D, lower column. Okay, Miss Juvie, you are correct. Okay, ilalagay ang accumulated depreciation sa credit column. Sabi ko nga kanina, di ba? Accumulated depreciation is an asset account with a credit normal balance. Okay? It's a contra-asset account. Kaya ang amount niya, inilalagay sa credit column. Credit increases siya. Okay? Do you have any question about the worksheet? Madali lang gumawa ng worksheet. Okay? So, next week, we will study the closing entries na. Okay? So, yan ang aking mga references. Mostly from the book published by Mandolin Enterprises, written by Ferrer and Milan. Okay, so yan. So if you have no more questions, so thank you so much. So I'll just see you again next week for the closing entries na. Okay, and reversing entry. Okay, so kung wala na po, thank you so much. See you again next week. Thank you.